Sa mga hindi pa po nakakalam dyan kung paano mangutang or mag-apply sa PayMaya Credit Loan, ay tamang-tama po ang video nito dahil po ituturo ko sa inyo step by step kung paano po mangutang or mag-apply sa PayMaya Credit Loan. Okay? So dapat tandaan po, kapag mangutang, dapat po ay obligado po tayong bayaran sa tamang oras kasi po meron pong tubo or interest pag lumampas na sa due date na ano. So, dito tayo assuming kasi po nakagawa na po ako ng unang video na kung paano mangutang sa PayMaya. Okay? Ito po ay meron na po akong part 2 na po ito actually. So, assuming nakapag-apply ka na, nakapag-credit ka na ng loan. Dito may makikita po kayo dito sa akin na may 5,000 na po. May laman na po yung credit ano ko. At ito, credit wallet ko na 5,000. Ito po ha. Hindi ibig po sabihin na may 5,000 dito. Pwede mo po siyang bawasan. Halimbawa, bawasan mo ng, halimbawa, 1,000 lang yung kailangan mo. O pwede kang 1,000 lang din ang kukunin mo dyan. Ano? Tapos, yun lang din ang babayaran mo interest. 1,000 din kasama interest. Halimbawa, 2,000, ganon. Yung matira po dito sa 5,000 ito, hindi mo kailangan bayaran. Nariyan lang po yan, balipundo mo lang. Ganon. Siya nga pala, sa mga bago lang dyan nalikang sa channel ko, baka naman baka pwedeng maglambig sa iyo dyan, na baka naman pwedeng subscribe kayo, mag-like. O kung may mga tanong po kayo, huwag po kayo mahiyang pong magtanong po. Ano? Okay? Assuming na meron na tayo ditong 5,000, nakapag-apply na tayo, then, ang gagawin po natin, kasi ito, nasa credit pa natin, credit wallet pa natin. Wala pa siya doon sa pinaka-dashboard, pinaka-main dashboard ng PayMaya natin. So, ang gagawin po natin dito, o siya nga pala, ipapakita ko sa inyo yung history po. Ano history ng transaction ko, ha? Teka lang, para makita ninyo. So, dito makikita nyo guys, yung tubo, interest, ano? So, yan. So, una po, kumuha po ako ng 5,000. Inutang ko talaga itong 5,000 ito. Ang tubo po ay 449. Ito po ay, depende po sa inyo, monthly. Ikaw din po ang pipili kung kailan yung due date. Halimbawa, yung sweldo mo every katapusan, ikaw ang mismong pipili nun sa pag meron kasing settings doon eh. Ikaw mismong mag-ano doon. Kung halimbawa, every 30 of the month, yun din yung pinaka-due date mo. Ano? Then, ito, 5,000, ang tubo ay 449. Then, pwede mong every month to dandahan ng bayaran. Meron, pwede rin na isahan ang pagbayad. Every month, babayaran mo agad yung kabuuan ng inutang mong 5,000 kasama yung interest. Pwede rin naman na every month babawasan mo, no? Babawasan mo. Meron man naman makikita din dito magkano yung every month na mababayaran mo dito sa 5,000 na kinuha mo. Okay? So, halimbawa, kumuha ulit ako ng nung March 31, kumuha ako ng 2,000. Then, ilang araw lang, kailan ba to? Ilang araw lang to, ibinalik ko na yung 2,000. Ang tubo po niya ay 179. Okay? So, binayad ko na agad to. Hindi na ako yung pa utay-utay na pagbayad. Binayaran ko na. Pero pwede pong bayaran na utay-utay. Ano? Ito pala yung nabayaran ko pala. 2,181. Okay? Kasi may tubo pa na one, ano ba to? DST. Okay. Then, kumuha ulit ako ng 100, guys. There, emergency yata yun. Parang tinapos yung aking PayMaya account, yung aking pera doon sa PayMaya. Umutang ulit ako ng 100 lang. Kumuha ako doon sa PayMaya credit ko. Then, yung tubo po ay, yung binayaran ko, 109. Okay? So, may 9 pesos na tubo sa 100. So, ganun lang siya, guys, no? So, kalimbawa dito, mag-a-apply tayo. Kukuha tayo ng, babawasan natin itong ating pundo na 5,000. Halimbawa, kailangan ko ngayon ng 1,000 o kailangan ko ngayon ng 200. No? Kailangan ko ng 200 o 100 lang. Pag pala ito 100 lang, dahil babalik ko din naman agad to. Okay. So, 100 lang. Ganyan po, oh. Ganyan ito po ang pag, ano. Ayan, click nyo lang po yan, transfer to Y. Depende po sa inyo, pwede 1,000, 2,000, 3,000. Pwede pong i-withdraw nyo lahat tong 5,000 na to kung gusto ninyo. Kung halimbawa, 5,000, meron din namang 10,000. Merong 15,000 na nakikredit dito. Hanggang 15,000 yata to. Then, lagay natin itong transfer to wallet. Click natin yan. Sana po nasundan ninyo, ano? Okay, so halimbawa 100 lang ha, kasi ano lang naman to, for the purpose of this video lang naman, ano? So 100 lang. Okay, so continue lang natin. Continue.
Then confirm. Confirm. So ganun lang guys, napakabilis lang. Ayan. Ang signal ko lang mahina. So we're transferring your credit. Ganyan. Continue lang po. Ganyan po. So ayan po. Meron na po notification dito. So ayan. Kita niya guys, 49 na lang yung natira sa credit wallet ko. So punta sa pinaka savings, pinaka wallet, pinaka dashboard ng PayMaya. Kasi kanina 28 lang yung pera ko. Ayan, 28 lang yung pera ko. I-refresh lang natin. So ayan o, 128 na, nadagdag na. So ito guys, pwede mo na siya i-cash out. Okay? Pwede mo na ito ma-cash out. Kasi dito sa credit, hindi mo pa, dito sa credit guys, excuse me. Dito sa credit, hindi mo pa dito pwedeng i-cash out directly. So, kailangan mo pa siyang ilipat dito sa may pinaka-wallet ng PayMaya. So, ito, pwede mo na siyang i-cash out, pwede mo i-send sa GCash, ay pwede mo i-direct na i-cash out sa Smart Padala, parang ganon. No? So, sana po nakatulong sa inyo dyan. Marami pong salamat. Huwag niyo po sana kakalimutan mag-subscribe. Okay, hanggang dito na lang. Yung part 1 pala, kung halimbawa hindi nyo pa alam kung paano mag-apply, meron pa ako diyan na part 1 na video kung paano mag-apply, paano umutang sa credit, panoorin nyo na lang po. Ano kasi ito, part 2 na kasi ito, kaya direct na po. Okay?